Welcome back sa Kasosyo sa Negosyo. Ngayon naman po ay pang-negosyong recipe pa rin po ang ating gagawin. And syempre, tinapay pa rin po na pang-negosyo. So, gagawa po tayo ngayon ng panderegla na tinapay. At para sa ating sangkap, kailangan natin ng 1 cup sugar, pwedeng white, pwedeng wash, 1 teaspoon ng salt or asin, and then 2 teaspoon ng vanilla extract, 2 cups ng water, 2 cups yan mga kasosyo, and then 50 grams ng lard or shortening, and 50 grams din po ng margarine. So haluin lang po natin ito hanggang sa matunaw ang asukal. At syempre kapag tunaw na ang ating asukal ay ilalagay na natin ang 1 kilo ng first class flour. And then 1 tablespoon ng active dry yeast. So haluin lang po natin ito mga kasosyo hanggang mag-combine lahat. Hanggang sa makabuo tayo ng dough. Okay, so maglalagay tayo ng pangdas na harina. So ininid po natin ito mga kasosyo ng mga 5 to 10 minutes. So as long as maging smooth na po siya, let's say naging smooth siya ng mga 5 minutes, so pwede na po yan, mga 5 minutes. Okay na yan. Or kung mabilis kayong mag-knead, kahit mga 3 minutes, pwede na. Alright, so ito na nga po ang ating dough. So, i-rest or paalasahin po natin ito ng mga 1 hour, isang oras. At ilalagay natin ito sa isang lalagyan na may konting oil. Grease natin ng konting oil sa ilalim. So, kung wala po kayong ganitong lalagyan, pwede namang basta malukong lang, takip nyo ng plastic. So rest natin ito, babalikan natin ito. And alright, after 1 hour, ito na ang ating dough. So malambot po ang ating dough mga kasosyo. So bali, i-section natin or hatiin natin ito sa dalawa. Kasi yung isa sa ilalim and then pang-cover naman natin yung isa. Dust tayo ng flour. And then, so ipa-flatten lang po natin ito using our rolling pin. Kung wala po kayong rolling pin, baka may baso kayo dyan na medyo mahaba. So, pwede nyo pong gamitin. So, ayan na-flatten na po natin. So, ilalagay natin ito sa isang pan. Bali, itong pan po na gagamitin natin ay binanyahan ko lang ito ng, greenish ko lang siya ng shortening or lard. Kung wala kayong lard, pwedeng spray nyo na lang ng oil, konting oil para lang hindi dumikit ang ating dough. So, bali, okay na ito. So, bali, ang next step naman po na gagawin natin ay gagawa na tayo ng palaman or filling. Kailangan natin ng 3 3/4 cup ng sugar or 750 grams or 3/4 kilo. 1 teaspoon ng vanilla extract. And then 1/2 teaspoon ng strawberry red food color. 50 grams ng margarine.
and then 1 cup ng butter. So haluin lang natin ito hanggang sa matunaw ang asukal. O ayan mga kasosyo, kulay pa lang pandiregla na talaga siya. O di ba? So ilalagay na natin ang ating 750 grams ng third class na harina or soft flour. So haluin lang natin ito. Kung gusto niyo po ng medyo matigas na palaman, dagdagan niyo yung harina. Kung gusto niyo naman na medyo umaagos yung palaman, di bawasan niyo. So ito tama lang po ito mga kasosyo, 750 grams lang. So scatter lang natin ito dito sa ating dough. Flatten natin. At kapag na-flatten na natin, lagyan na natin ang ating takip. Takpan na natin siya para hindi na siya makawala. Alright, so ayusin lang natin. Bali, ilalak natin ito using ano lang, hintuturo. Sige, lock nyo lang ng ganito. Para talagang wala talaga siyang kawala. Diyan lang siya, bawal lumabas. So ayan, kapag nalock na, kung may sobra man kayo o na ganito or wala, kung walang sobrang o excess sa gilid, huwag nyo nang tanggalan. Pero ito kasi may konting excess. So tanggalin natin. Alright, so ngayon tusok-tusokin natin ang tinidor para hindi lumobo ang ating dough. And then syempre para naman yummy yummy tingnan ang ating tinapay, i-grease natin ito ng egg wash. Egg wash, 1 egg lang to. Tapos nilagyan ko ng food color na egg yellow para may kulay siya. And then go go go. Spread natin dito sa ibabaw. At syempre, ibibake natin ito sa 180 degrees Celsius oven for 25-35 minutes. So depende pa rin mga kasosyo sa gamit nyo pong oven. Alright, o diba, luto na ang ating burikat, ang ating pandiregla. So antayin natin ito na mag-cool down bago natin hiwain, syempre, para hindi madikit yung palaman sa kutsilyo na gagamitin. Pero kung meron kayong plastic bread knife, advisable po na yun ang gamitin natin. So ayan, so hinihiwa ko po ito ng 4x8, 4x8. So ang benta ko po dito mga kasosyo ay 7 pesos kada isang block or kada isang hiwa. Pwede na, di ba? So, ito na mga kasosyo, ang pandiregla. Titikman na po natin ito. So, ayan, yummy, yummy. Walambot ang ating dough and mamasa-masa ang ating palaman. So, ayan mga kasosyo, thank you for watching. Sana po nagustuhan niyo po ang aking recipe for today. Abangan niyo pa po yung iba ko pang recipe na gagawin. Thank you for watching. Bye!